kami, babalik pa kami. Kaya nga po nakikiusap ko. Hilihin ka ka? Wala nga po na. Hindi naman po ako dadaan dito kung nakita ko. Talaga nila maglagay ng brake. Ito nga, umiiwas siya sa no contact. Kaya nabuhay, pumares po. Kaya nabuhay ka, mawala ka sa police. Hindi naman namin silang pinipindi lang po na mag-anabuhay. Kaya lang, lumugar po tayo sa tama. Nakatikip ko lang sa karon, tikip na naman. Alam mo lang na andat na gano'n siya, hindi pagawa na kami ng gano'n. Yo, what is up sa inyo na ano? Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Thursday. Thursday po ngayon, July 14, 2022. Ganap na oras natin, alas 7.59 po ng umaga. So, mag-alas 7 po. Kasama natin ang Tri-Hill Management Unit. So, ayan, papunta na po tayo sa operation. So, location po natin sa operation is random. Hindi po natin alam kung saan magaganap yung operation. Kaya yan, antabayanan natin mga ano. Bago muna po yan, bago tayo magsimula, ako lang po kayo sa akin channel, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification button. Please like and share this video at pakisupport na rin mga ano yung ating Buhay Joyride Rider, yung content natin, Remark Motovlog. Alright? So ayan po mga ano, nandito po tayo sa Hermosa Street Corner po ng Juan Luna. Dito po sa Tundo mga kababayan ko. So dito yung ating operation ng Tri-Wheel Management Unit. Wala na yung sakay mong emergency. Kaya nga po, bumalik lang kami, babalik pa kami. To. Kaya nga po, nakikiusap po ako. Nelihay siya ka? Wala nga po na. Permit ka? Wala po. 4CR? Ilang? So dalawa, wala. Wala kang permit, wala kang lisensya. Oras natin mga alas 8.15 na po ng umaga. Si kuya po ay walang lisensya at wala rin pong permit. ORCR lang po yung kanyang dala. Reason o pa driving ni kuya, may emergency daw po. Hindi mo naman nung napansin niya permit. Dito sa bandang likuran natin mga ayan po. Mayroon na po kagad na na-impound na tricycle. Bali, tatlo wala sa'yo. Lahat wala. Sensya ka na muna, bata. Dadaling ko muna namin. Wala kang patuloy. Ako, sir. Nakikiusap ako eh. Wala kang sakay, di ba? Wala. Kaya nga ako, hindi naman sabi mo na emergency na yan. Kaya nga po, hindi naman po ako dadaan dito. Pagdalo, nangyiwagan ha. Nakita ko kayo. Sabi nyo lahat ha. Nakikiusap na ako sir. Hindi naman po ako dadaan dito kung nakita ko eh. Huhunin ko po kayo ni MB5. Kakabit ko po kayo sir. Pikiran mo yan niya yun. Kailangan talaga nila maglagay ng brake. Ano yung mga ito? Plate number? Oo, kasi nga, umiiwas siya sa no contact. Oh, okay. Kasi bumaba na may memo galing sa taas. In order na yan. So, walang plaka si kuya? Wait, lagay mo lang yan, oh. Hindi pa ilang lang ilagay mo dun sa ano. Wala, eh, may ano na kami yan. May ano na kami yan. Alright, so may naibaba na palang memo about sa mga hindi naglalagay ng plaka. Sa ORCR, may nakalagay na pong plaka, pero hindi po naglalagay si kuya. Wala kami yun eh, patay patay lang kami siya. Pagawa ka ng kahit gumawa ka ng virtual plate, okay lang. Dito kayo sisitahin. So, eto meron na po kasi tayong ano ngayon yan ha, pagpapalitos na po yan. Pagawa po kayo ng Pagkakita po dito kami mo. Kaya hapon namin sa isa-isa dito. Sa North East North po ang building. Meron po ba
Ayun nga po, hindi ko nga po alam po. Dahil, Felicia? Kahit po makikipag-ibig tayo, ate, kung gano'n naman na wala ni Sergio driver. Pero sige po, hindi na lang po kami tutuloy, pero pauwiin nyo na lang. Hindi po, gano'n ito po gawin natin. Sasakay ko po kayo sa mayroong lisensya, sa kompleto po ang peulis. Pero ito po, may impound po yan. Ay, kawawa naman po yan. Hindi po natin pwede konsentihin niya na nagmamaniwala, wala po siya lisensya. Diba po? Pag yan, nakadisgrasya po, pagkado malaking problema. Opo, tama po. Pero di kayo sa niyan, pwede na makulungan yan. Opo, wag pwede po. Na namin dalhin. Pero baka naman sasama po. Na lang po namin, ha? Pero wag na lang po sa anong maimpan. Maimpan po yan. Hindi na namin kayo papakulong. Pero kawawa naman. Hindi lang. Wala po tayo magagawa. Talagang gano'n. Dapat po, kung ganyan hanap buhay, pumarehas po. Hanap buhay ka nga, wala kang malisay. Hindi naman namin sila pinipigilan po na maghanap buhay. Kailangan, lumugar po tayo sa tama. Opo, alam ko po yun. Eh, kung alam ko nga po na wala kang lisensya, hindi ko na rin po siya inano. Opo, kasama ka naman, magsasama mo na lang. Okay. Pasensya na po kayo, hindi po kayo dapat. As of now, 8:22 po ng umaga mga kababayan ko. Sunod-sunod na po kagad yung mga natalian ng ating tribal management unit. At sunod-sunod rin po yung mga napapara for verification gaya po ng lisensya o RCR permit. So ayan po si madam ay sumakay na po sa tricycle na kumpleto ng papel. Yun lamang po yung gusto ng ating mga enforcer, lumaban po ng patas yung ating mga kapwa na motorsiklo. Salamat po sir, ha? Ingat po kayo. Salamat tayo, ingat po kayo, God bless po. Kompleto po si tatay. Ganyan po dapat lahat, tignan nyo po na pagbibigyan at napapalis po kagad pag kompleto ng papel. God bless kuya, ingat po palagi. Salamat po, good job po. Yan tayo kompleto. Yes, correct. Tama po kayo dyan. Ingat po, ingat. For verification lang, sir. Hoy, tanggal po. Dali, tigitan kita, kuya. Wala kang plate, oh. Ha? Wala kang plate number. Bawal na ngayon yan. Ang paliwanag ko na mga kailangan na po silang gumawa ng plate number dahil may mga tricycle driver tayo na umiiwas sa no contact apprehension. Nakatikit ko lang sa araw, tikit ko na naman. Alam mo ko lang nandang na gano'n sir, hindi pagkawa na kami ng gano'n. Kung alam ko lang na gano'n, hindi din ang bubiyay sir eh. Dito usap naman ako talaga sa inyo eh. Sa atin, wala po. Kalawakan siya. Pero siguro sinubukan niyang bumig up dito ng patero, kung pwede. O kasi na ulit siya. Yes, sir. Ang kalawakan meron po si tatay, pero yung permit ng Maynila, wala po. Ayun, pahabang bumig ka lang. Gano'n naman ito eh, kay Aldo. Alright, automatic po impound kagad, wala pong lisensya si kuya, nagda-drive po ng tricycle. Walang bago? Paso na to. Lisensya mo na lang, pogi. Paso. Paso registro, 2020 sir. 2020. So bali dalawang taon na. Dalawang taon na kasi July na tayo ngayon. Yes sir. Yun yung date niya. June 20. Wala pa lisensya. Tabi mo muna ro, pagi. Naku po, pangalawa na si kuya. Paso registro. Walang lisensya. Walang lisensya. Walang permit. So bali, siya po yung pangalawa. Yung una po, wala po talagang kadala-dala na iwan daw po. Yung permit, yung lisensya, yung kanyang ORCR, lahat wala. Dito kay kuya, paso yung registro pero may dala pa rin yung registro pero walang lisensya.
Okay, impound po automatic, walang lisensya si kuya. Alright, automatic po, impound din po itong isang tuktok mga kababayan ko dahil walang lisensya at 2 years lang expired yung kanyang permit. Basa si kuya. Dulas. Tas ng tubig eh. So bali dalawang tuktok mga kababayan ko, yung dalawang kulay puti. Kahit pa paano, konti lang po yung nahuli dito sa may Hermosa Corner, Juan Luna Street. Sa ganap na oras, alas 8.50 po mga kababayan. Ayan mga kababayan ko, ganap na alas 9 na po ng umaga. Mayroon na pong 16 na tricycle pong natalian. Ayan po, puro impound po yan, yung iba po walang plaka. Ay, so may dalawang tuktok rin po, parang courier po ng Lex at saka Lazada. Ayan po, yung isa walang wala po kahit anong papeles, yung isa walang lisensya pero may expired na permit 2 years. Wala pa ako. Wala pa. Yo, sama muna kayo sir. Ano yun sir, e-bike? Opo. Pawag kayo sila dito sir. Yung pasahero ng Manila, nakukuha din nila papuntang Kalawakan. Kaya yung mga tricycle sa atin na nakukuha. Ah, okay. So bali sa Kalawakan, pinapayagan po kayong mag ano ng ano? Sir, hindi ko po alam kasi. Libre naman na lang, wala pa akong ano. Alam naman, may bata ako eh. Mga pwede naman pa yung usapan lang. Alam mo, So bali sa Kalawakan po kasi yung mga ano, pinapayagan po yung mga e-bike na mamasada. So bali pag pumunta po sila ng Maynila, talagang mahuhuli po sila dahil ginagamit po nilang pampasada yung e-bike. So bali ito na yung pangatlong tuktok mga ano. Dalawa na yung tuktok doon? Dalawa sir. Walang lisensya? Walang lisensya parehas. Dalawa? Oo. Tatanungin ko lang po ah. Ako, sir. Sige, tanda tayo. Sabi nang sa inyo, dito ko. Opo, opo. Sabi mo na. Bas. Sige muna. O, so ah, tanungin ko muna na yan. May lisensya ka ba? Hindi, wala kang dalang lisensya. Kasi po. O, RCR. Yung kasi po, wala na ako pakialam doon. Ang gusto ko lang madama kung may dala ka nila, pero wala, amo. Yung ORCR po kasi bago. Yung wala nila eh, ORCR wala ka nila. Wala po, hindi pa po lumalabas yung papel na ito sir eh. Okay. Hindi. Certification, sige. Kung wala kang ORCR, certification. Wala, madali salita, wala kang dala lahat. Tama? Oo. Ito na yan. Yung kung violation yung driver mo, major offense. Ano po? Dito po, ano yan? Yung pong lisensya, wala siyang dala at nakalimutan daw niya. Ngayon, yung papel ng motor, wala din. Kaya, yung pong kanyang violation, medyo hindi kayang patawarin. Dito po. Hindi, okay lang po. Dito lang po, ha? Yung pong usapan nyo, labas po ako ron. Ngayon, yung kung inaalala nyo eh, hindi kayo makakarating. Makarating po kayo, isasakay ko kayo sa... Ay, hindi po. Hinilit ko lang siya ngayon. Kasi may nakamotor doon na kasama nyo. Kitatulit kami, kaya hindi na ako bumaba.
po, una po kanya-kanya kami discretion. Ano po? Itatayo ko kayo sa merong lisensya at merong permit. Kasi kung may lisensya lang po na eh, pwede kong pagbigyan kahit paano eh. Saka na lang yung permit. Pwede naman i-apply na lang ulit. Pero wala pong lisensya na eh. Ha? Ipata lang po kayo, ha? Hindi kaya nga eh. Kung ano yung usapan nyo, yung pilitan nyo, labas ako ron. Ang pinaya, napakilaman ko yung trabaho ko. Ha? Kung ano yung usapan nyo sa buhay, wala akong labas ako ron, ha? Kaya sama ka muna, ha? Okay. So wala po kahit na anong papeles o lisensya si Kuya. Kaya yan na impound po. So yung usapan nila ni Nanay, pinilit lang daw po ni Nanay si Kuya na ihatid sila. Subalit wala po tayong magagawa dahil numero uno po na kailangan is lisensya, yung permit at saka also yung registro, yung RCR. Nagawa po ng ating enforcer, yung kanyang pasahero is palilipatin na lang dun sa tricycle na talagang may lisensya, permit at updated yung kanyang registro. Ayun po, automatic impound po yung tricycle ni Kuya. Alright, ito yung bagong location natin mga kano, Samat Street, dito po sa Rizal Avenue. Si Idol pala ito, Idol. Sabi ako nung hotel. Isa rin po. Thank you po, shout out ko sa inyo. Dali mo yan, dali mo. Dali mo po ko sir. Hindi ka nakakaral eh. Dali mo po ko sir. Kausap ko si Dolo. Eh, dali mo yan, dali mo. Takili mo yung lock yan. Ah, nahuli na pala at nabigyan ng warning nung nakaraan. Nakahuli. Dire-diretso pa rin, pinaralan na po si Kuya kanina. Dire-diretso pa rin, nakaabot pa hanggang dito sa ano natin, pwesto natin. So may mga imposter po dyan sa unahan, nakarating pa rin hanggang dito, dire-diretso pa rin ni Kuya. Motorsiklo, ito yung kaunaw na ang motorsiklo na mahuhuli mga kababayan ko. Wala pong helmet yung back ride. Nakachinelas po sila. Back ride, wala pong helmet. May lisensya, sir? Meron. Ayan, may lisensya naman si Kuya. September 3, 2021. So, updated naman yung kanyang registro mga kano. Ayun, walang plaka. Walang plaka, ha? Baka kuha ko lang. Kaya nga, violation mo wala ka ng plaka, ha? So, ayun, meron pa lang extra helmet sina Kuya. Hindi pa rin pinagamit yung isang helmet dahil malapit lang naman daw po yung race ni Kuya. Okay. Isa na naman pong e-bike yung napara ng ating mga enforcer mga kano. Sa oras na alas 9.41 po na umaga. So mga alas 9.55 na po ng umaga. At ayan po yung mga nahuli. Dalawang e-bike, dalawang tuktok. At nasa 23 po na tricycle simula 1 Luna. Hanggang lima ay hanggang sa makarating po tayo dito sa Rizal Avenue, corner ng Samat Street. Alright mga kanan, dito na po tayo sa Rizal Avenue, corner po ng Tanyuman Street at tatlong tricycle po. Yung madagdag o madadagdag sa mga na-impound dahil wala pong permit. Bicycle mga ano, sa oras na alas 10.28 wala pong lisensya si Kuya. Ayan, automatic po, impound po. Oo nga, pero hindi ka dapat nagmamaneho. Diba? Ha? No choice din kami. Ha? No choice din po kami. Ba? Importante lang kasi. Ay, tama na ako eh, mama ko lang to. Importante kasi yung Kuya eh. Papapunta ka na ng tao, ibaba natin dito yan. Tapos yung tricycle gagalingan.